Kayo mga kapatid, bago tayo maraming salamat ni Reverend Father Darrell Salis, ang ating Chief Executive, ay meron tayong bagong console dito. Ang ganda ng console, bagong console natin dito. So, kalimutan ko yung ating kadalasan ng volume natin dito, dalawa, pero ngayon sa una na sa ating bagong console. So, patuloy po tayo mga kapatid sa kalawang porsyon sa ating palatuntunan. Ating kanina sa unang porsyon, ating sinagot ang katanungan patungkol sa bakit hindi po fix ang date ng ating pag-celebrar sa death anniversary o kamatayan po ng ating Panginoon Jesus. Bakit po tayo nag-celebrate ng kamatayan po ng ating Panginoon Jesus, yung death anniversary? So, yun ang ating sinagot kanina. Sa ngayon, kung hindi pa si Brother Ernest Neal sa Diocese of Iligan, sa Lanao del Norte, pag hindi siya naka yung oras na ito, hindi po siya available, this is siya, pero tingnan na niya sa doon na siya, tingnan niya sa ating YouTube channel. So, sa lahat ng taga-subaybay, paki-subscribe po sa aking YouTube channel. So, medyo may epekto yung pagsali natin sa punto por punto ni Father Darwin, kaya medyo nag-interest na meron ang nadagdagan na ang ating mga subscriber. So si Father Darwin ang personal na mag-imbita na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. So, ang ating talakayan ngayon, ating patuloy natin sagutin, ang last Sunday, sinagot natin yung mga quotation ng ating mga kapatid na SDA, na ang quotation nila, na ipapaniwala nila na libro yon o aklat yon ng simbahang katoliko. Nandyan sa kanilang The Great Controversy. Hindi pala natin nadala yung Great Controversy. Ang Alpha and Omega lang ang ating nadala. Sige lang. So, atin ang sinagot last Sunday yung challengeimmaculateheart.com/MaryOnline December 5, 2003. Atin na yung sinagot. Yung James Cardinal Gibbons, The Faith of Our Fathers sa 1917 edition, paragraph pahina 72-73, at saka 16 edition sa pahina 111-111, at 88 edition sa pahina 89. Atin na yung sinagot. Dito sa layo sa pangatlo. So, kung ating balikan muna natin, pero nagpasalamat na si Brother Arn sa ating pagsagot sa naturang mga allegation. Pero ang dami pa yun ng ibinadala niya na mga ano mga kapatid, kung tingnan muna natin ang andali lang. Sino ba ito? Morning bro, si Brother Danilo. Kung tingnan natin ang ano mga kapatid, ang ipinadala ni Brother Ernest Neal, atin mo nang tingnan. Ang dami yun, pero ating pinapunto po Brother Danilo Pilare, Abuko Pilare yun, ang nag-read sa atin. Umingi po ako ng dispensa paunin na hindi natin ma-view ang nag-view lang, hindi mag-comment. Mag-view lang po kayo, hindi natin makita sa ating cellphone. Ha? So, baka magsabi mo, respeto naman yan si Brother Tata, hindi naman kami i-acknowledge. So, hindi natin makita. Ang dami sa mga pinasa ni Brother Ernest, ha? Para po ating sagutin, na in-address niya sa atin, ang pangatlo yung
Sandali lang. Yung Catholic Virgin yan, October 3, 1947, page 9, article to tell you the truth. Yun. At saka, the Catholic Encyclopedia, volume 4, the Ten Commandments, 1908, edition by Robert Appleton. Appleton. Company pala, 1999 online edition by Kevin Knight, Imperator John M. Farley, Archbishop of New York. So, ang dami pa. Isa pa, Stephen Kenan, A Doctrinal in the Obedience Due to the Church, third edition, chapter 2, page 174, Imprimatur John Cardinal Maclusky, Archbishop of New York. Meron pa isa, St. Catherine Church Sentinel, Algonac, Michigan, May 21, 1995. Yun lang. Pero ang ating sagutin ngayon, itong pangatlo na ipaniniwala nila na yung tinatawag na, sandali lang, ating balikan ang yung ina Catholic Virgin. So ang mga ang heading po is Catholic Virgin, pero kung ating tingnan, ang author po ay hindi Katoliko. Yun ang kailangan na aware po tayo mga Katoliko. So, kung tingnan natin ha, ating basahin muna. Ay paniniwala nila na ang title po ng libro ay libro po ng Simbahang Katoliko. Pag tingnan na natin, ang author po, kaniyong Catholic Virgin yan, October 3, 1947. 1947, page 9, article to tell you the truth. Pero, sino po ba ang author sa naturang aklat? Dodong Paipatilio, isang Baptist, Houston Baptist University. Si ang author hindi Katoliko. Isang Baptist pala. Pero ang yang kulong is hindi. Ang mga SD, pag sila po ay mangaral, galing po yun sa isang libro o aklat ng Katoliko na nakuluhan po, Catholic Virginian, October 3. Catholic Virginian, ang title po sa naturang libro, October 3, 1947, pahina 9, article to tell you the truth. Para sila, libro yon ng Katoliko. Ano po ba ang sabi ng libro ng Katoliko? Para lang, ikaw, kayo pong Katoliko na blind Catholic, isang sa amin, isang tinatawag namin apyugon na Katoliko, ang madali lang matukso, wala. Ano yun? I-deny na nila ang ating panampalataya at iyakap na sila bilang isa ng isda eh. Pero ang title po dito, hindi Catholic Virginian. Ang title po dito sa kanyang kolong, Roman Catholic Confessions about Saturday. Hindi yung libro ng Simbahang Katoliko. Ang may paksa nun, isang hindi naman yun na kabutang dito na nailagay dito nga, pastor po siya. Isa lang si Dodong Paipatilio, parang Pinoy lang yun eh. Paipatilio. Pero ang yan ba, Houston Baptist University. Baka nagsinungaling yun. Yung paniwala niya sa Baptist University, pero nandito lang siya sa Pinas. Ano po ba? Catholic Confessions about Saturday. Yun ang iyang, ano pa, ang mabasa natin. Plain Statements,
It's not every Christian obliged to sanctify Sunday to and to obtain on that day from unnecessary servile work. Is not the observance of this law among the most prominent of our sacred duties? Ah, tanong-tanong po yun, question po yun, ha? Sacred duties, ha? But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Yun ang unang kabukingan nila, mga kapatid, kay ipaniniwala nila na statement yun ng diagaling yun sa aklat ng Simbahang Katoliko. Ating i-acknowledge muna si si Dudong Kirin pa lang, ang ating kasama noon sa Santa Teresita Herald Square, nandun na sa saan kayo ngayon, Brother Dudong Kirin? Rolex Kirin? Sa Hawaii ba yun? O sa hindi ko sure naan siya ngayon, ha? Saka si mamaya na natin acknowledge yung mga viewers natin, ha? So, ating basahin ulit, ha? Ating basahin yun ang but you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Para sa kanila, babasa yun sa Jim Cardinal Gibbons' The Faith of Our Fathers, 1917. Atin na yung sinagot kanina, pero mayroon na sympathization dito palagi sa galing po kang Cardinal Gibbons, Faith of Our Fathers, 1917 edition, pahina 72-73, 16 edition, 111 1888 edition and page 9. For example, ating basahin, ha? Ating basahin, patuloy natin basahin. For example, nowhere in the Bible we do find the that Christ or the apostle ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. We have the commandment God for given to given to Moses to keep holy the Sabbath day, that is the seventh day of the week, Saturday. Today most Christians keep Sunday because it has been revealed to us by the Roman Catholic Church, outside the Bible. Yun ang kanilang ipaniniwala, yun. Granting without admitting na ito po ang statement ni Cardinal Gibbons sa kanyang aklat, Faith of Our Fathers, 1917 edition. Nga, sabi, Sunday, ating balikan. Huh? But you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. Karon, ngayon, yan mga kapatid. Ang sabi ni Cardinal Gibbons, hindi tayo ni yan mabasa na word for word Sunday na from Genesis up to Revelation na pinagpala po ng ating Panginoon Jesus. Anong Panginoon Diyos? Pero ang tanong, mayroon po ba sila mabasa na ang Saturday ay ipinagpala po ng ating Panginoon Jesus, pinapanalanginan po ng ating Panginoon Jesus? Kung tingnan natin ang atin muna balikan yun, kaya nag-ulit-ulit lang yung mga kahit anong mga kinukot nila diyang libro, ang tanong nag-ulit-ulit lang po, di ba? Inulit-ulit lang po ang katanungan. Pero
ito ang ikatlong nating sagutin. Sunod na po ang iba, ang dami pang ating reconcile na mga confession ng libro ng SD. Pero ang lahat yun, nandun sa Great Controversy. So, pinupos lang po ng mga SD, baras kanila, yun ang totoo. So, ang malas mga kapatid, okay lang po kung tayo ay matukso kahit anong klaseng mga tukso dito sa sanlibutan. Kung natukso po kayo ng aman o kapa, I'm sure nagka-recover na po, po ngayon. Pero pag natukso kayo ng mga kasinulang turo ng mga iba't ibang sekta, ang ating kaluluwa ang kawawa mga kapatid. Baka punta yon sa Lake of Fire. No? So kung ating basahin, ang para nilang pinaka-favorito yung Exodo 28 hanggang 10. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. Anim, yan ang mabasa, anim na araw at kayong gagawa ng inyong gawin. Ang ikapitong araw ay araw ng pamahinga. At italaga ninyo sa akin ang ikapitong araw, walang ginawa. So, wala kang mabasa yung dito, mga kapatid, na araw ng Saturday. Dahil sa panahon yun, naisulat ang Isudo, wala pang Saturday. Ang present calendar yun, panahon na yun, ay Jewish calendar. Ang Jewish calendar ay walang ang pangalan ang mga araw, pero mayroong mga pangalan ang kanilang buwan. Diba? So, even sa Saturday, wala po tayong mabasa from Genesis to Revelation na pinagpalad po. O, yan, kanilang basahin yung Genesis 2, ha? From Genesis pa lang, kanilang na ipaniniwala na wala tayong mabasa. Pero kung tingnan natin Genesis 3, pinagpala niya ang ikapitong araw at ipinanggit ang sapagkat sa araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. So, wala tayong mabasa. Yung mabasa lang po ay ikapitong araw. Kung merong mabasa ang mga SDA na sa Genesis 2:3 sa Exodo Kapitulo 28 hanggang 10, mabasa sila na Saturday yun, iwalayin ko ang aking pagkakatuliko at iyakap ako bilang isang SDA. Pag mayroon silang mabasa na ang ipinagpala ng ating Panginoong Yesus ang Saturday. Kaya, bakit po? Wala pang Saturday sa panahon yun. 1513 BC na isulat ang Genesis, wala pang Saturday. 1512 na isulat ang Exodo, wala pang Saturday. Diba? Lalong-lalo na kung ating tingnan yung mga pirated ng mga SDA, yung mula kang Jillian and White noong 1863, ang Saturday nila ay kinuha na lamang, ilan ang kinuha sa Gregorian calendar ng yung naggawa yon ang ating isang Santo Papa na si Magkatoliko na si Pope Gregory XIII noong 1583. So, noong 1583 ay nagawa ni Pope Gregory XIII ang Gregorian calendar. Kailan po ba nisulpot ang SDA? 1863. So, ang Saturday nila, diyan na nila kinuha sa Gregorian calendar. Hindi po sila makakita at hindi po sila makakilala ng Saturday pag wala pa ang Gregorian calendar. Dahil sa panahon ngayon sa creation ay ang Jewish calendar lang yun. Ang Jewish calendar, sa ating sabi, I said earlier na ang Jewish calendar ay merong 12 months pero walang pangalan ng araw. So yun na, kahit ang Saturday, wala po tayong mabasa na pinagpalad po ng ating Panginoong Jesus o Panginoong Diyos. So, kailan po ba naging araw ng pamahinga ang araw ng Linggo? Ang tanong ni Warren Bisarel na si Brother Wendell ang sinasagot. Ang tanong niya, ilang verse diyan sa Biblia na ang Sunday ay Lord's Day? Ay sinagot ni Brother Wendell na ang isa-isa lang
Mabasa doon sa Revelation chapter 1 verse 10 na ang Sunday, ang mabasa natin diyan ay Sunday, Lord's Day. Kung tingnan natin ang sa isa lang ang ating mabaan yung mabasa na ang Sunday ay Lord's Day. Pero sa amin, ang daming mabasa namin na ang Saturday ay Lord's Day. Kagabi, nagpapatunay, pinatunayan niya sa impaksa na ang Sunday, ang Saturday ay Lord's Day. Pero ang mga apat na sitas na ginamit niya, wala po tayong mabasa. Ang iyang ginamit ang Acts, Agawa 11:76 na ang mga apostol, silang San Pablo, silang Silas ay tinawag na Kristohanon, no? Christian. Wala, sa naturang sitas, hindi, wala nag, hindi natin mabasa na ang Saturday ay Lord's Day. Ginamit pa niya ang Mark chapter 1 verse 21. O, para niya ang Saturday ay Lord's Day. Wala po tayo. Sa tuwing Sabat, ang mga apostol at ang ating Panginoon Jesus ay papasok sa sinaguga. Ano po ba ang nangyari sa loob ng sinaguga? Ipinaalis o kinas-out ng ating Panginoong Hesus ang isang tao nandyan sa loob sa sinaguga na sinabihin, sinaniban ng demonyo. Poses, huh? Wala sila nagsamba. Ang ating Panginoong Hesus ay nagkas-out ng... So, kung tingnan natin, ang lahat ng doon sa sinaguga, hindi yun mga Christian, mga Judaism to yun, mga Hudiyo na ang kanilang religion ay Judaism. Yun ang aking comment kami na kung gamitan natin ng logic, ang pahayag po ni Brother Warren Miserel na ang Marcos, Mark chapter 1 verse 21 ay ang ating Panginoon Jesus kasama ang apostol nung pumasok para sa kanya, pumasok sa sinuga para sa kanya, ang ating Panginoon Jesus ay ang ating Panginoon Jesus ay Sabat Keeper na. Di, Joker po ang dating mga kapatid. Ang resulta, bakit po, mga Joker? Ang ating Panginoon Jesus ay isa na lamang membro ng Judaism religion. Hindi pa na isinilang, ipinanak ang ating Panginoon Jesus, nandoon na ang, nag-exist na yon ang Jewish religion. Kumpara sa kanila, yun ang malaking problema ng Israel, lalo na ng Israel yung natatag nila yung dugay. Kung ating tanungan sila, sangayon po kayo na ano po ba ang reliyon ng ating Panginoon Jesus? Natural, ang sagot nila direkta is Judaism. So ayun, sangayon po kayo, sino para sila ang reliyon ng ating Panginoon Jesus ay Judaism kay Sabbath Keeper? Ang tanong, sino po ba ang nagtatag ng Judaism? Wala na. Hindi man nila sagutin na ang ating Panginoon Jesus ay nagtatag ng Judaism. Kaysa tradisyon o sa mga referensya, si Father Abraham ang nagtatag ng Judaism. Ang resulta, Joker, para na lang membro ang ating Panginoon Jesus sa reliyon ng Judaism. Na-under po siya ni Abraham. Pero sa logic, kung para sa kanila ang reliyon ng ating Panginoon sa Judaism, kaya para sa kanila, pumasok sa tuwing Sabat sa araw ng, pumasok sa sinuguga sa araw ng Sabat, bakit pa po siya nagtatag ng kaniyang sariling religion? Di ba? Kung ang reliyon ng ating Panginoon ay Judaism, kaya para sa kanila, ang common nilang gamitin yung Lucas 4:16. Para sa nila, palaging pumapasok sa araw ng Sabat ang itong Panginoon Jesus. Pero ang tanong, ano po ba ang reliyon ng ating Panginoon Jesus? Sangayon ka ang reliyon ng ating Panginoon Jesus ay Judaism. Ang tanong, sino po ba ang nagtatag ng Judaism? Hindi naman nila sagutin na ang ating Panginoon Jesus ay nagtatag ng Judaism dahil wala tayong mabasa. Lalo-lalo ng lumaki ang kanilang problema. Di ba? So, malinaw na iba yung religion ng mga Hudiyo kahit na ang nationality ng ating Panginoon Jesus ay Hudiyo. Pero ang kanilang religion ay hindi Judaism.
nagtatag siya ng sarili niyang reliyon, yung reliyon na mabasa natin sa World Almanac, Christianity, the religion of Jesus Christ, Judaism, the religion of Joseph, iba yung reliyon ng mga Hudyo, iba yung reliyon ng ating Panginoong Jesus. Speaking of religion, hindi yun nag-base sa nationality. Halimbawa, yung mga kapatid natin, mga Seventh-day Adventist, mga Pinoy yun dito sa Pilipinas. Pero ang kanilang propeta, isang Amerikana, ang nagtatag ng ilang reliyon ay si Ellen G. White. Kahit na i-deny nila ang sarili nilang libro, kay magawa po sila ng sarili nilang dictionary. Ha? Magawa sila ng sarili nilang dictionary. Kahit na mabasa natin dito na ang nagtatag ng SDA ay si Ellen G. White, para sa kanila, ang yung nag-founder ba at kapatid, yung nakaka-plug yung found. Atin naman yung reconcile, sinagot naman natin yun, ginamit ang dictionary. So, ano po ba ang mabasa dito? Totoo, page, pahina 255, the gift of prophecy was active in the ministry of Ellen G. White, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church. Kumpara sa kanila, hindi si Ellen G. White ang founder sa SDA, kaya para sa kanila, propeta lang si Ellen G. White. Ang tanong, sino po ba ang founder ng SDA? Kung hindi si Ellen G. White, ang malaking problema na yun sa kanila. Wala silang, hindi naman nila sagutin na si Jesus po ang nagtatag, di ba? Lalong-lalong lumalaki ang kanilang problema. Kahit anong sitas diyan sa Biblia, kahit yung pangbalot lang ng bagoong, hindi mo sa bagoong, no? Kahit pangbalot lang yun ng bagoong, hindi natin mabasa na ang nagtatag ng SDA ang ating Panginoong Hesus. Di ba? Oh. So, mas malaki ang mga problema nila kung itinay nila nga si Ellen G. White hindi yung founder. Para sa kanila, propita lang yun. Na ang tanong, sino po ba ang founder ng SDA? Kung dito tayo, iba pang mga katanungan, sangayon po kayo na ang SDA ay nakarehistro sa SIC. Ano karehistro ngayon? Atin na yung kinalakay noong iba pang mga lasan din na mayroon pang numero sa kanilang registration noong 1863 sa Michigan, USA. Mayroon pang numero to ating binanggit sa kanilang registration. Ano po ba ang protocol, ano po ba ang guidelines, ano po ba ang rules ng SEC, Security and Exchange Commission, pag kayo ay magparehistro ng reliyon o sikta? Ang primary na signatory ang founder. So, hindi nila madinay na ang SDA nakarehistro sa SEC at nagpirma po, nagsign po si Ellen G. White, di si Ellen G. White ay founder. Diba? So, sa lahat ng mga membro ng SDA na mga natukso, oh, sa amin ay nahilan, sabi saya, kailangan na kayo ano po, magising na kayo mga kapatid. Magising na kayo mga kapatid. Hindi po natin intention na ang ating mga kapatid na mga SDA ay ating ano po sa ma-heart po sila mga kapatid, na masaktan po sila. Hindi natin intention. Atin lang ipahayag ang ano po ba ang katotohanan. Sinagot lang po natin ang request po ni Bro Hans Neil na ang dami pa na ipinadala natin niya sa ating chat na para nag-request siya na ating i-reconcile kay nangamba siya na baka ang dami pang matukso na mga kapag-katoliko na hindi founded sa ating pananampalataya, yung tinatawag natin, may tuturin natin mga blind katolik. Palaging nagsasamba, palaging nag-attend sa mga religious gathering, yung mga iba't ibang mga religious organization,
kahit na magretiro na ka bilang extra minister, isang minister, pag hindi kayo mag ano sa ating pananampalataya, wala kayong alam, di ba? So, kailangan mag-aral tayo sa ating sariling pananampalataya para hindi pa tayo matukso. Kay insulto po sa atin mga kapatid, tayo ang may-ari ng Biblia, ang SDA ay namimili lang ng Biblia, sa tusina tayo ay tuksoin nila sa sarili natin Biblia. Diba? So, ayon ang ating sagot mga kapatid sa Catholic Virginian October 3, 1977 na page 9 article to tell you the truth na ang author pala di hindi yung libro ng Katoliko, ang author pala si Dodong Pai Patilio sa Houston Baptist University. Iyon ang mga quotation niya, ginamit niya ang aklat po na ang author ay si James Cardinal Dibon sa Faith of Our Fathers 1917 edition sa pahina 72-73. Kung ating tingnan, ating basahin, patuloy natin basahin mga kapatid, mayroon ng quotation, mayroon pang quotation sa dito, Saturday, ating basahin. For example, nowhere in the Bible do we find that Christ or the apostle ordered that the Sabbath be changed from Saturday to Sunday. Ang tanong, sa bagong tipan mga kapatid, mayroon po ba tayong mabasa na ang ating Panginoong Jesus ay nag-utos na kailangan kayong mamahinga sa ikapitong araw? Pwede kayo tatawag ngayon? Right now, tawag kayo sa mga stay. Pag meron kayong mabasa na ang ating Panginoon Jesus dito sa Bagong Tipan o New Testament, na nag-utos siya na kailangan ninyo magsamba kamo, magsamba kayo at mamahinga ng ikapitong araw, yung Saturday. Ah, sige, challenge na yun. Sa, pag meron kayong mabasa ngayon, ngayon din, magpabinyag ako ng SDA. Bakit po? Sa ang daming, limbawa, pag meron kayong mabasa, ang swerte na yun ninyo. Maka-convert kayo ng isang ordinaryong Katoliko, guys, di ba? Sangayon pa ako na ang gamitin niyo ay isang bukal na tubig. Ang yun ang challenge ko sa inyo. Saan po mabasa dyan sa Biblia na ang ating desa Bagong Tipan, ha? Kahit anong salin. Kahit anong salin. Pero ang kadalasan nilang gamitin, pag yung ating tinanong yan, ang Mateo, yung isang ang isang binata na nagtanong ano po ba ang kanyang gawin para po makamit niya ang buhay na walang hanggan, di ba? So, ang sagot ng ating Panginoon Jesus na sundin mo ang mga utos, yun, tinae, inag-isa ng ating Panginoon Jesus, huwag kang magnanakaw, huwag kayong sasaksi ng mga kasinungalingan, iba pa. Pero sa naturang sabi ng ating Panginoon Jesus, wala niya nabanggit yung kailangan kayo na magpahinga ng ikapitong araw. Ang tanong, bakit hindi binanggit ng ating Panginoon Jesus para sa gila pinaka-importante yung sugo, utos ng ating Panginoon Jesus, the Ten Commandments ng Panginoon Diyos, ang araw ng pamahinga? Bakit hindi binanggit ng ating Panginoong Jesus sa panahon na ang isang binata ay nagtanong sa kanya, ano po ba ang dapat niyang gawin para po niya makamit ang buhay na walang hanggan? Bakit hindi niya nabanggit ang kailangan kayong susunod sa ikapitong araw, araw ng pamahinga? Ang palusot po ng iba, para sa inyo, para sa inyo, no, hindi niya banggit. Well, hindi na tayo susunod sa araw ng pamamahinga, yung ikapitong araw. Ay, hindi na. Bakit? Para sa inyo,
Hindi naman binanggit ang iba pang nandiyan sa 10 utos. Atin mo nang basahin yung kapatid na ano po ba ang nabanggit nating Panginoon Jesus. Pero konti na lang ating oras mga kapatid para po tayo magpatuloy sa ating programa, ating pananampalataya, ating palatuntunan pala. So, medyan sandali lang po ating tingnan. So, yun mga kapatid na kung tingnan natin ang ating mga kapatid na maestri, magkukot sila ng libro, aklat ng Simbahang Katoliko, pero pag atin ang isi-search, hindi libro ng Simbahang Katoliko. Hindi yun, libro yun ng mga Protestantismo. So, dati mo nang saan ba yung tungkol sa isang binata na nagtanong, na nakalimutan natin tuloy. So, kung tingnan natin, wala tayong mabasa na ang ating Panginoong Hesus ay nagutos na kailangan sundin ninyo na magsamba kayo, mamahinga kayo ng ikapitong araw. Pag meron kayong mabasa sa Bagong Tipan, ngayon ngayon din, magpag-inyag ako bilang isang Kristo. Bueno, nandito na atin mo ng si Brad Daniel Palanasan at saka si Brad Judiel Panelo Rosal. Atin mo nang acknowledge ang hindi natin mag-yodere sa dito sa ating isang cellphone ang ating ang dami pa mga kapatid nating sagutin ha. Masusunod na lang din natin sagutin yung iba pang mga katanungan ni Brother hindi naman makita natin po yung mga dito. Yun ang ating tingnan kung hindi mag-view dito ang mga viewers natin. Yun na lang. So maraming salamat na sa lahat na taga-subaybay. Sa inyanyahan po kayo na paki-subscribe po sa aking YouTube channel Tata Rosal. Mayroong H ang Tata. Ha? Tata Rosal, tingnan niyo ng mabuti kay ang daming mga video na sa aking mga dating debate na ang nag-upload ay si Brother G1 Tesonis. So, pagtingnan niyo ang video yon aking ako po ang nakadebate dito sa istasyon pero hindi yon aking YouTube channel ng Brother G1. So, meron yung sa akin ay meron namang thumbnail at saka makita ninyo yung mga iba ay ang title po ay Tagalog. Ang mga title po ay Tagalog. Wala po tayong tamang oras na magpapatuloy sa ating palatuntunan. Hindi natin mag-view lahat ha. Sa mga humingi po ako ng pamanhin, hindi natin mag-view lahat ang mga si Rick. Ano po ba? Ang Anderson? Sa Gaba. Maraming salamat. Siya ang nakabiyo lang, hindi sila magano. Hindi natin magyo. Bueno, ating kasama sa Master's Control, si Brother Juber Robante, sa production head, Brother kapatid na Manuel Rogelio Jr., at isa niya Chief Executive Officer, Reverend Father Gary Salis, of course, ang ating station manager, walang iba, ang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Mar. Sanalan po ng lihap sa Catholic Philippine Jerusalem City Chapter, 7 weeks season of first, sa text EDM, ang Radyo Campana, ang Radyo ng Sibahan. Inyong kusaga, inyong lingkod, Brother Tata Rosal, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng may kapal. Happy Sunday. Sa kamatulang kusisya ka ang gada o kinabiyahan di Pinexus.